Hello. Ito na naman po ako. Magandang gabi sa inyong lahat. Happy weekend na maulan at mabagyo. I hope you're all safe. Maulan eh. May bagyo. Sarap matulog ano. Ako ilulubos-lubosin ko, babawi ako sa inyo. So, yung previous na video, now 139, na I hope na may natutunan kayo, may napulot kayo, no? Dun sa forest and farm na comparison. So, with that in mind, yun yung lagi kong nagiging guide pagka kahit ano'y tanim ko, kahit ano. Kaya laging maganda yung nagiging resulta ng mga pananim. Natutunan ko nga nung batang tiniente pa ako, nakakausap yung mga upland farmers, nakita ko na ganun ang thinking nila, pati yung mga lowland farmers, ganun din ang thinking nila. So, wala. Merong mga wrong notion eh, mga wrong things that we learned that we have to unlearn, no? And it will only be able to discern o maintindihan pagka you question yung existing na norm. Ba't ganun? Bakit ganun? So, yun yung aking ano. Please like, share, and subscribe para hindi ko na makalimutan. Subscribe para dumami tayo. Maraming manood sa akin. Okay. So, sana tayo galing. Meron nagtanim ako ng orchard, ng lansones, tapos may kombinasyon ng saging, papaya, kamote, other fruit trees. Before that, nag-ano pa ako ng jatropa sa Nueva Ecija. And before that, no 1989 pa, nagtanim ako ng mga ano, forest trees. Sometime in 2004, yung 1989, sa ano yan, sa Batangas yan, sa Talisay, yung binenta ko na property. Nagtanim ako doon ng ano, mga atis at saka yung lado, citrus na malalaki. Around 2,500 noon. And then, sandaang ati, sandaang durian. Durian ba yun? Yeah, durian. And nag-sweet corn din ako ng 2 hektarya. Nagsasupply ako sa Via Mare dati. Pagka ano, wala akong trabaho. Ano pa? And then, pumanik ako sa Baguio in 2012. Doon ako nag-pine tree. Okay? And then, at the same year, ng 2012, nag-dragon fruit na, pine tree. Tapos no, nag-dragon fruit ako in 2016 December. Naitanim ng totally ng ano, ng January of 2017. And then, ng 2017, around May, I took on the corporate job sa isang sikat na resort. So, dun sa resort, tatlo yung trabaho ko dun eh. Tatlong ano sombrero no, one is resort operations, eh meron naman mga tao doon na dati na no, so supposedly walang dapat problema, only to find out may mga problema pala no. Tapos na yung isa kong hat is security, kasi may you're securing the whole ano eh, the whole island. We've been receiving reports as of late, nung nandun ako, na may mga balak na yung mga ano, yung mga kaliwa at that time, this was in 2017, na ano, pasukin yung isla, tapos noon, dumukot ng parang kidnap or ransom. Okay. Eh, mga big time yung mga nandun na tao eh. So, very important yung security dun sa isla. So, ni-level up ko yung mga tao ron sa security consciousness. Tsaka yung confidence nila. Nag-live fire pa kami dun eh.
And then yung other hat is na connected dito sa series natin is yung farming nila doon. Which brings us to me sharing you this video na saan tayo? 140. It's about grapes. Dumating ako doon May 12 na itanim, nagsisimula magtanim na ng mga ubas. Ubas! Ganyan, mga cuttings ng May 6. So, kapangit naman ang lupa. Buti na lang yung ubas pang desierto. Kapangit na lupa, konting hukay lang eh. Limestone yung mahuhukay, mga dead corals. Yun yung mga maputi-puti eh. Pag hukay mga, lumalim ka naman ng hukay, tubig na. Tubig na, tubig dagat. So, thousands yun na itanim eh. Mga 2,000 yata, 3,000. Hindi ko na, I cannot remember the actual number eh. Basta 1,000 siya. And then, nung inabutan ko, mga bagong tanim pa lang. So, mga ano pa lang siya, mga ganyan pa lang. Mga 2.5 to 3 feet. Wala pa nga 3 feet eh. So, in-apply ko yung aking sinasabi sa inyo sa 139. So, yan. May mga naipon akong picture, share ko sa inyo ha. So, lipat ko lang. Teka. Ayanda ko lang ang screen. Okay. Tapos nun, lipat. Sumobra. Okay, ayan na. Yusin natin. Okay. So, yun na yun. This was taken around, ano na, June, July, no? May nakita ko dun sa, ano, dun sa agri section nung resort, yung organic farm nila dun. May nakita ko dun na mga kama, I mean, anong tawag dun, yung where they do vermicompost. But at that time, nung dumating ako, isa lang ang nakita ko. Isa lang. Isa pa lang. Yung merong laman na vermicast. So, sabi ko, gamitin yon, wag mo nang ilagay sa ano, sa mga halaman, postpone na muna, and then gamitin yon as the stock or the mother stock para mapuno lahat ng ano, anim yata yon na bed. So, kuhanin lahat ng ano, lahat ng yung dahon doon at saka lahat ng vegetation na yan, unwanted, and yung ano, yung mga excesses doon sa mga ano, sa mga chef, no, sa mga kusina. Dami kayang ano doon, mga lasog-lasog na gulay, yung mga sirana, yung ganun ba, kasi you are feeding ano eh 400 employees and around 400 to 800 guests, minsan 1,000 guests pa nga eh. Depende pagka ano na. So, ang dami. So, ginawang, sabi ko, anyway, in a month's time, ano na siya, lupa na siya, ano na siya, vermicast na. So, yun ang nangyari. And then, siyang pinalalagay ko dyan. So, nung ganitong kataas pa lang yan, ganitong kataas, wala, hanggang tuhod pa lang siguro, nung dumating ako eh. Kasi mga cuttings eh, freshly nakakatanim, ibig sabihin, growth na yun, doon pa lang sa nursery niya, no? Binili ng binili yan, somewhere in La Union yata, Pangasinan, basta somewhere there, up north, no? And then, noong naitanim, ganyan na inabutan ko. Hindi pa ganyan kalaki. So, that was May 12, May 6 na tanim, and then nagtatanim pa rin, inaayos pa yung balag, and all that. Nakatayo na. So, sa bawat poste, may balag. May seedling ng grapes. That's a halo-halo na green and red cardinal, no? Green variety tsaka red cardinal. So, pinalagyan ko dyan ng ano, ng vermicast. Tapos, pinalalagyan ko pa ng mga tuyong dahon
para hindi ano, eh, tingnan niyo naman 'yan. This goes against dun sa na kailangan ano, 'di ba, may soil cover. O yan, wala, and linis eh. So ganun yung konsepto na naabutan ko na ginagawa. Eh, sabi ko, hayaan lang tumubo yung mga damo dyan. Ang malinis lang yung nasa bawat puno ng halaman. Hindi daw kasi pangit daw tingnan. Eh, sabi ko, tsaka ano daw, pag ano ng insekto. Maganda nga yung merong damo eh. Kasi doon na lang yung mga insekto. Para hindi na dyan sa ubas. Okay. So, after a month, ba, tumaas na. Umabot na dito sa ano, sa tuktok. Umabot na. June, May, tama, June. Ito, July na to eh, no? So, ang isa pang sabi, magputol. Pagdating sa tuktok, putulin para may uusbong. Ang ginawa ko, kunwari ako nagputol, pero bulk niyan, hindi ko pinaputol. Hindi ko hinayaan ko. Eh, vine nga yung grape eh. O, vine. Marunong pa tayo sa vine. Marunong pa tayo sa vine. Natural yung magsasanga. At saka mga initali kung saan mo gustong ilagay siya. Ganun ang ginawa ko. So, ayan, yun yung overhead view. Yung in-between, nilagyan pa ng bayabas. By the time na umalis ako noong December, namumunga na yung bayabas. Ganun din, nilalagyan. Ayan, kita nyo, may itim-itim. Schedule lang. Hanggang sa mapuno lahat yan. Yung paligid lang, yun lang ang kaya eh. Yun lang ang na ano yung production eh. Na kailangan, puno lagi yon. Yung anim na sabi ko doon na den anim na kama nung ano ng vermicast, lagay lagi yon para nagagamit. And dami naman pagkukuha na ng tuyong dahon eh, tsaka yung mga pinaglasugan na saging, yung pinagtataga na saba and all that. So ginagayat, tapos noon nilalagay na doon. Ayun na, tapos noon lumago na. Ayun, nakakatuwa, lumago. So, ito mga pantale, no? Ayun, okay, tapos. Tapos na. Tapos na tayo. So, yun yung kwento. Okay, ano pa? Lagi merong pinapalagyan ko ng tubig dyan. Kasi maano ng tubig doon. Siyempre, island eh. So, wala nga deep well doon. So, rainwater harvesting ang ginagawa doon. Yung ulan sa airport, simentado 'yon, naka angle siya, 2%, 3% degrees both sides, may kanal, pupunta ngayon sa isang ano, sa lima yung pan doon eh. Lima. So ginawan ko pa ng gutter yung mga ano doon eh, yung mga bubong ng ano nung vermicast. Nilagyan ko pa ng ano ng mga plastic na gutter, yung mga UV plastic, tapos noon siyang diretso yung labasan niya doon sa pan. Nakadagdag 'yon kada ulan. So ito yung tubig niya galing lang doon sa ano, doon sa pan, no? So ayun. Tinatali siya, kita niyo 'tong tali na 'to. Aking iya ano ah. Boom. Oh, ayun, nakatali, tinatali lang. Tapos sasangat, sumasanga eh. Kusa siya, sasanga. Matalino ang halaman eh. So, hindi lang kailangan yung tao matalino eh. Sabi ko nga eh, kung puputulin yan, para daw sumanga. Eh, sabi ko, kusang sasanga yan. Eh, hindi nila alam kasi nung bata ako, di ba? 10-year-old o 8-year-old, nag-alaga ako ubas. Ganyan yung sampaya namin eh. Around the 20 square meter yata yun. 10, 20 square meters. Sampayan ng nanay ko sa backyard namin eh. Ganyan, napuno na ubas. Isa lang yun. Eh yan, dami, libo. So, kita nyo yung ano, every week, tali, no? Every week. Hanggang sa umabot sa tuktok, and then, ayan na, kaboom. Naglagay ng bubuyog, stingless bee. Ayaw kasi nila na kung Apis mellifera, yung European, ano eh, baka manghabol ng ano ng mga bisita, yung mga bakasyonista doon, yung mga customer. So stingless bee na lang. Okay?
Yun ang setup na inabutan. So, naging ano na to, mayabong na, no? O, yan na, different angle. Kaya, tuwan-tuwa yung mga ano doon, yung mga bisita. Wow, may ubas pala rito. So, yun. And gusto ko lang share sa inyo, nasa file ko yung nakita. Okay. Yan, mas malapit na angle. Okay. Ano pa? Sige pa. Meron pa. Sumobra yata yun. The same din. So, yan. Pumunta ako sa tuktok. Tinaas ko yung camera and then in overhead shot ko. Lumalago, di ba? And then, starting August, nagulat kami. August, barely 4 months. May 6, June, July, August. Imagine that. Yeah, August. Wala pang 4 months, no? Namulaklak eh. Namulaklak na eh. So, meron tama sigurong ginagawa. Ano yung tama namin ginagawa kaya? Nilalagyan namin ng vermicast yung dito. And then, dinidiligan ko pa ng microorganisms. Tapos, hindi kami gumagamit ng fertilizer na complete. Eh, yung mga tao gustong gumamit ng complete cycle, hindi na. Hayaan nyo na yung, yun na lang. Yung microorganism na EM, effective microorganism, may nakita ako sa bodega doon nila, ang dami, kung ilang drum yun nandoon, na hindi ginagamit. So, pinagamit ko. Habi ko, ganitong dilution na, na itimpla, tapos dumadami pa yan, nagpakuha ako ng molasses. Yung backstrap na adulterated ng sulfur. And then, tinuro kong paano. Marunong naman sila eh, pero hindi naman ginagawa. Okay. So, maganda yung kinalabasan. Itong gulat namin, namulaklak. Kasing sabi, mga pa raw yan mamumulaklak eh. Matagal pa eh. 1 year siguro, ganun. Ito, wala pang 4 months. Nagulat kami, may nagpakita eh. Tapos, hindi naman namin pinruning. Walang pruning yan. Namulaklak bigla. So tama yung yung ginagawa, no? So, pinatalian ko ng puti kung saan may bulaklak. Now, dahil sa may bubuyog, may stingless bee, napopollinate siya. Nagpo-fruit set. Ito, fruit set na ito eh. O, yan o. Fruit set. Stingless bee, oh. Oo, may humahabol, oh. Teka, enlarge ko. Bira yung picture na yan. Oop. Yun, oh. Stingless bee nga, oh. Okay, ah. Tapos, fruit set na ito. Okay. Yeah, escape. Oh. So, ayan. Mas okay siya na Okay, so, di ako nakatikim niyan eh. Baka na nagkasakit. So, nice, no? Tingnan nga natin ang close-up niyan. Oh, di ba? Nice, nice talaga. 4 months, guys, 4 months. Record na naman, Swerte talaga eh. Pagka, you just follow that line of thinking. Forest. Mimic kung yung meron sa forest. Yun ang gawin nyo sa farm. Okay? Tali. Ibig sabihin, pagka, kasi merong merong foliage, madaling makita kung may nakalawit na puting tali. O, may bunga ron. Ito, maliit ang kinalabasan na bunch. Maliit. Yeah, maliit. May tali doon, no? Okay. Okay naman to. Hindi pa naman dapat mamungi. So, ang object niyan kasi, parang, the initial idea is, punta dyan yung mga customer, and then, mamita sila, kainin nila, yung ganun. Kaya nga, hindi dapat sprayan ng chemical.
No? Ang billing ko sa kanila before I left, wag isprayan ng chemical, ano lang ang gawin, yung microorganisms lang ang gamitin. Because the microorganisms, pagka in-spray mo dyan, will be a force field, protective shield around the fruit. Kaya kahit anong pathogen ang pumasok, kay fungus siya, kay bacteria, whatever, wala. Yeast, no, yung ginagamit sa beer, is a natural occurrence sa mga ubas. It was found out noong pang-unang panahon, I forgot the year basta kung kailan na invento yung yeast doon banda, nalaman nila, kaya nagkaroon na ano nga eh, nagamit yung yeast sa ano, sa inumin mga alak. O yun. Okay. Flowers. Ano na, fruit set. Okay, so ito lumaki na. Sometime ano na to, mid August, no? Namulaklak ng first week of August, mga ganon. First week, tapos noon na towards the second week na. So yung nakita niyo yung fruit set kanina, ito na 'yon. Lumalaki. Matulin lumaki. Dilig namin ginawa dyan, ano eh, every other day lang, every other day. Okay. Nakatawa guys, no? Nagpatrol niya ka ng combat operations, nauwi sa ubas, ano? lang niya, oh. Anyway, at least, nice to may kwento na... At saka universal yung sinasabi ko sa inyo na ano, na yung application na you appreciate what's happening in the forest land and try to imitate it, i-mimic mo or lahat ng human activity is like the activity in the forest. Yung biodiversity na nawala, dapat yung human activity, yun ang pinupuntirya. Okay? So, nice. Oh. Diba? Hindi lang isang bunga, ha? Libo yan. Libo yung ubas, eh. So, bawat isang puno na lang kunyari na munga. O, di, yun. Libo nga. Yan, mas malaki na. So, paminsan-minsan, pagka nahinog na, ayun, kumukuha-kuha na ako niya, kinakain ko na. Okay. Nakatikim na yung mga workers. Sabi ko sa mga workers, authorized kayong tikman. Kayo yung nagtatanim yan. Para pag malaki nyo sa mga guests, ma'am, masarap. Okay, may bunga dito, may bunga doon. Oh, diba, ang gandang tignan niya, ang dami nakasabit. Sabi ko nga, gusto ko pang balutin yan eh. Okay. Ayan, oh, ganda nitong bunch na to. Salamat sa mga stingless bee. Oh, grabe, oh. Ang sarap niya, no? Para kang Cleopatra, oh. Tapos yung pala may higad, ano? Okay. And then, pagka lumaki na nga yan, eventually, yung mga sanga na to, pagka nag-brown, yan na yung pwedeng gawing cuttings. If you want to control the growth of the grapes. Kasi hindi yun naman, ano eh, yung hindi naman kaya niya ipanik yung tubig. Yung nutrients, mahirapan rin siyang ipanik dun sa itaas. The plant will also need to spend effort, no? Energy to bring the nutrients from the soil papunta dun sa itaas. And then kung nagkalat pa yung sanga, pat kung kinontrol mo yung growth niya, okay na okay. Dediretso yung nutrients na dito sa mga bunga. Oh. Okay guys, no? Ayan, oh. Nakabitin yung puti. Kaya madaling ma-identify kung saan may bunga. Madaling puntahan. Hanggang ano nga eh. Sa ibaba eh. No? Anong nangyari dyan? Poste na, antag dito, konkreto. And then, in between nila, may poste na ano, kawayan. Yun yung problema dyan eh. Kawayan. Pagka nag-iba na yan, eh, paano? Nakabitin yung grape. Okay lang yan. May stress yan. Mamumunga yan. Pagka na-stress, di ba? Doon na mumunga.
Red Cardinal yata ito. Okay. Ah, Red Cardinal yun. Nasa dahon eh. Nakalimutan ko na kung paano yung tsura ng dahon compared dun sa kulay green na grape. Okay. So, ayan. So, yun lang guys. Isang weekend na maubas sa inyo. Maraming salamat. I hope you learned. Napakasimple lang. Pagka may tinanim, may anihin. Nakainggan nyo. So, dagdag kaalaman. Madali lang alagaan ng ubas. Ang kalaban mo dyan, ano, fungus. Na ano yun, na naagnas yung mga bunga. Ito. Ito yata parang merong nagsisimula. Oh. Ayan, oh. Oh. Oh, ayan, oh. So, ang kalaban mo dyan, fungus. Pagkat binanatan nyo yan ng ano, inisprayan nyo yan ng ano, ng chemical, the chemical might cure yung buong ano, mawawala yung fungus, but it will also affect yung ibang animal life, insect life, the whole food chain will be affected. And it will even drop pagka tumulo yan at naulan, natulo. Kasi hindi naman one time ka mag-i-spray, magiging weekly ka mag-i-spray noon. O tutulo doon sa ground and then it defeats the purpose of regenerating the soil. Patay din yung lupa mo. That's why there's got to be a way to prevent the fungus from the grapes from getting the fungus or from making the fruit the habitat, no? So, marami naman sa ano sa Google na mga instructions ng organic spraying. Madali 'yun. Research lang kayo. Microorganisms lang ang katapat niyan. Okay, so maraming salamat. Happy weekend sa lahat. Like, share, subscribe. At I hope na may natutunan ulit kayo. Continue lang na manood kayo. I hope marami kayong nalalaman. Dagdag kaalaman lang. God bless sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyong pagpanood. Bye-bye!